Guys, mga mayroon akong i-share ito, no, itong share natin. Ito tungkol pa rin sa mga taong may mga agimat at ting-anting, no. So alam naman natin, maraming mga kababayan natin na hindi nila alam ang kanilang limitasyon, no. Ganito yan, guys, no, importante ito na malaman natin yung limitasyon ng ating agi-agimat o itong anting-anting na hawak. Kasi kung hindi natin alam at sugod ka lang ng sugod, no, tira ka lang ng tira, hindi mo alam ang limitasyon, eh may posibilidad na madidisgrasya ka, no. So ito, napaka-importante ito, no. Ito, ang i-share ko ito, ito yung maraming klaseng agimat. Maraming klaseng anting-anting, no. Hindi lahat ng anting-anting. Kung halimbawa may isa kang hawak-hawak na anting-anting, no, isa, kunin ko lang yung ang anting-anting ko, guys, ah. So, ayan, balik tayo sa ating pinag-uusapan, no. Hindi, bawa, ang agimat mo ay isa lang, no? Isa lang ang agimat mo, no? Hindi porket may agimat ka ay covered na lahat, no? So, ang isang agimat, mayroon din yan isang bagay na ginagampanan, no? Itong papaliwanag ko or isishare ko or i-remind ko sa inyo, lalo-lalo na sa mga hindi nakakaalam, kahit may agimat ka pero hindi mo alam kung ano ang function ng iyong agimat, napaka-importante na malaman nyo to. No, kaya ko i-share ito para iwas distasya tayo, no? Kasi alam naman natin na medyo delikado ang ating kalagayan ng ating bansa, no? Ito, guys, pag once ang agimat mo, ang hawak-hawak mong agimat or anting-anting ay pakubol, no? Alam niyo ba yung pakubol, no? Yung pakubol, term yata ng Bisaya yan, eh. Baga yung hindi ka tinatablan, no? Pag tinamaan ka ng bala, tatalbog lang sa katawan mo, no? Tatalbog lang siya. Yun yung pakubol, no? Pero may limitasyon yan, guys. Kung tingnan mo ang panahon natin ngayon, sa panahon ngayon, ang armas ngayon, guys, ay napakalakas na. No? Napakalakas na. So, dahil to the point tayo, sa panahon ngayon, sa armas natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang agimat or yung anting-anting mo na pakubol ay di na siya epektibo. Hindi na siya effective, guys. Kumbaga, hindi na siya uubra. Kahit pag once na, yan lang ang agimat mo. Kasi, ang pakubol kasi, guys, balik tayo sa naunang panahon. Noong unang panahon, ang away noong panahon, ba, magkaaway ka ng kapitbahay mo or mayroon kang makaaway, ang labanan noon is tagaan lang, no? Tagaan, no? Tapos kung gira noong araw, ang gira noong araw is tagaan, no? Tagaan, tapos gumagamit lang ng pana. Yun, effective yun, yung pakubol. Kasi ang pakubol, guys, ang kaya niya lang is yung lakas ng tao. Yun ang kaya niyan. So, kaya ko i-share sa inyo to para malaman ng mga kababayan natin na ang kanilang anting-anting or ang kanilang agimat ay pakubol or yung mga yung hindi natalab yung bala. So, yun, no? Ang kaya lang niya lang ay is yung lakas ng tao. Tulad ng pana. Ang pana, no? Lakas ng tao yan. Yung itak, no? Yung pag dinaga ka, lakas ng tao yan. Pero ngayon, kaya din yan yung barrel. Kaya niya yung baril, pero sa baril ngayon, guys, ay talagang hindi niya na talaga kakayanin. Sa lakas at sa laki ng mga baril ngayon, hindi na talaga kakayanin. So, mahirap kasi ano na ikaw, maasa ka na mayroon kang agimat na hindi ka tinatablan ng bala, hindi sugod ka ng sugod, tayo ka ng tayo. Pero hindi mo alam na yung
baril na ginamit na iputok sa iyo ay hindi na pala kaya ng anyong agimat na pakubol. So napaka-importante 'yan, no? Kaya ako i-share sa inyo 'to para alam natin ang limitasyon ng ating anting-anting na mayroon tayo. So napaka-importante 'yan, guys, no? No? Kung mga baril lang na mga baril noong araw, eh kaya pa niya, pero sa ngayon, guys, sobrang lakas na. Isipin mo yung baret. Alam niyo ba yung baret? Na once pag tinamaan ka dito, talagang tuklap yung pag tinamaan ka dito sa balikat, tanggal talaga yung kamay mo, no? Pag tinamaan ka sa ulo niyan, talagang wasak ang ulo mo. So ganun na kalakas ang mga armas ngayon. So once na magagulo tayo dito na involve ang ibang bansa, eh malalakas ang mga armas. So ang may papayo ko, kung ang gamit or yung anting-anting or agimat na hawak-hamak mo ay yan lang, iisa lang ang kaya, ang function niya is pakubo lang, ay i-suggest ko is mag-upgrade kayo, no? Mag-upgrade kayo para hindi kayo madidisgrasya, no? Kung tagaan lang, walang problema yan, no? Kasi noong unang panahon, ang labanan, oh, tagaan lang eh. Kaya, pabor sa'yo, pag mayroon kang ganun, pakubol, kahit tagaan ka pa, hindi tumatalbog lang yung itak sa katawan mo, no? Pero sa panahon ngayon, hindi na uubra. Kaya ko to i-sineshare sa inyo para maging aware kayo, no? At marami kasi tayo na, ang alam lang nila na hindi sila... ang alam lang nila na hindi sila tinatablan ng bala. Yun lang ang alam nila, kaya standing nila, tugo sila ng sugod. Pero ang hindi nila alam na yung anting-anting nila pala, yung pakubol na yan, ay may limitasyon lang, no? Sa lakas ng mga armas ngayon, hindi na talaga kakayanin ng pakubol, no? Yung mga ganong klaseng anting-anting. So napagaganda na ngayon pa lang mag-upgrade na kayo. Mag-upgrade kayo, no? Kasi mahirap 'yon eh, no, na kampante ka sa sarili mo. Pero ang hindi mo alam na yung armas na ginamit na laban sa iyo ay hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya yung sa lakas. Ang lakas, ang kaya lang kasi ng pakubol yung lakas ng tao, pero pag yung mga lakas na kuryente katulad ng mga baril ngayon, mga 50 cal, no, mga gano, no, eh hindi niya na talaga kaya. So yun, ito isa to sa mga kaya ko inuopen sa inyo to para maging aware, no, at alam mo sa sarili mo at na ang limitasyon ng iyong anting-anting na hawak-hawak ka, na mayroon ka. Napaka-importante yan, guys, para hindi ka madidisgrasya, no? Kasi, halimbawa, kung mga 20 kayo katao na ganun ang mga agimat nyo, eh lahat kayo, tumba kayo kasi sa lakas ng armas natin ngayon, no? Iba na kasi ang armas ngayon eh, no? Makikita mo sa labanan ng sa Lebanon, mga ganon, sa gira sa Israel, sa Ukraine, sobrang lakas na ng mga baril ngayon. So napaka-importante na alam mo ang kaya ng iyong agimat or anting-anting para iwas disgrasya. No, yun lang, guys, no? So I suggest na kung yan lang ang hawak nyo, suggest is mag-upgrade kayo or magdagdag kayo ng iba ding, nagdagdag kayo ng anting-anting na iba din ang function niya, no? Para makasurvive ka, makapalag-palag ka ng mga mahabang panahon. At syempre, huwag nating kalimutan, remind ko ulit sa inyo na huwag nyong kaligtaan na pakainin. Dasalan nyo ang inyong anting-anting or inyong agimat na mayroon kayo, na hawak-hawak ngayon. Alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon or gabi. So, magandang araw sa ating lahat.